Magandang araw sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at lalong-lalo na sa aking mga lodi. Hindi araw-araw ay Pasko at hindi araw-araw ay nakakatanggap tayo ng gift na ito. Ang gift na ito ay galing sa from a place far, far away. So, sa ngayon, hindi ko muna pangangalanan kung kanino galing ang gift na ito. Magkakaroon tayo ng unbagging. Kung ang mga vlogs ng karamihan o ng iba ay tinatawag na unboxing dahil nakatanggap sila o nag-order sila ng mga bagay para sa kanilang sarili, ang tawag doon ay unboxing. Ito naman ay unbagging. Pero bago ang lahat, welcome back to my YouTube channel. Sa mga ngayon lang po nakasumpong ng aking channel, first time yung makapanood ng aking channel, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan ng comment sa comment section. So, sabi ko nga kanina, kung saan man galing ang bag na ito, mananatili siyang anonymous, mananatili siyang ang identity niya ay mananatiling confidential hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang magpakilala kung sino siya. Pero anyway, ang gagawin nga natin ngayon ay mag-unbagging. Kung dumating ito nung November, okay lang eh. Kung dumating ito nung January, okay lang. But the fact that this arrived, pero aware naman ako na naipadala na ito, na-ship na ito. But the fact na dumating ito, just in time for December, just in time for Christmas, just in time for giving, it's just but proper to acknowledge this gift, diba? The person who gave this to me may not welcome the idea na i-vlog ko ito, pero this is the first time in my whole life na nakatanggap ako ng ganito kalaking package. Whether sa relatives, sa kamag-anak, or from a friend, or a best friend, or long-time acquaintance or friend. Pero, basta ang masasabi ko lang, doon sa mga nabanggit nyo, wala siya doon. Pero, hindi ko rin parang siguro conspiracy ng universe, or sabihin, tawagin na lang natin siyang angel from heaven. So, pero eventually, makikilala nyo rin siya. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-unbag tayo. Iisa-isahin natin kung ano ang laman ito. Siyempre, may idea na rin ako parang, pero titingnan natin kung, kasi iba yung hahawakan mo na rin eh. Di ba, hindi mo pa pwedeng ikwento ang isang bagay hanggat hindi mo pa nahahawakan. So, huwag na natin patagalin. Nag-iinit na ang kamay ko. At atin ang iisa-isahin kung ano ang mga laman, kung ano ang laman ng bag na ito, na ito ay galing pa sa from a place far, far away. So, buksan na natin, huwag na natin patagalin, at ako na i-excite na. Number one na lumabas, can we do the counting kung ano mga lumabas? Click band. Ito ay hindi ko masyadong alam to ng mga bata ay kung ano tong klase. Napsak? Hindi ko alam, basta ito. Ito yung number one na lumabas. Pangalawa, ito ay chocolate. Hindi ako mahilig sa chocolate, pero dahil dumating itong grasya na ito na hindi ko inaasahan sa buong buhay ko, kakain ako nito. Hindi. Kakain ako nito. Sige. Ayan. Ang pangalawa. Pangatlo ay, what is this? Skippy. So, sa mga nakakaalam dyan, kung saan normally ito ginagawa, magkakaroon ka na kayo ng idea kung saan bansa o lupalit ng mundo ito galing. The third ha, Skippy. Ang pangatlo ay sombrero. Sa akin. Sombrero. Pang-golf
Ang apat ay sombrero uli. Wow. Surprise tayo ha. Mamaya yan, i-model ko ito. Panglima. Ito hindi naman sa akin to. Kay madam ito, kay Mrs. ito. Mukhang titingnan natin kung ano ang nasa loob nito. Oh, bag ito ha. Wow. O nahahawakan ko na. Pero meron na kaming ano din na meron ako nito. Matatanggap ako nito. Pero first time kong isusuot ito. Isusuot ko ha. Tatanggalin ko. Mamaya kung ano itong mga ito. Ito isusuot ko. Ito isusuot ko. At kung ano pa. Ah, gaya niyan. I will remove my eyeglasses. Hindi ko siya makita. Hindi ko siya makita. Ganun pala yun, ano? Hindi ko makita yung video. So, yun. Makita nyo na, ha? Kung ano itsura ko yun, ha? And then... ano to? Parang kasama to nung bag, eh. Pamaypay ito, eh. Kasama nito to nung bag na itim. Ako, baka hindi ko alam ang pagbalik nito. Yun. Ayan, pamaypay. Pangalawa. Isusuot. Oh, isusuot ko ito mamaya. Pangatlo, t-shirt na ito. Mantakin mo ha. Ilang taon na ako ngayon. First time ko makatanggap nito. So, wala akong saya. Actually, sinabi ko na sa kanya na nanliliit ako kasi meron pa ako nakatanggap sa buhay ko. Ganito karami. May natatanggap naman ako halimbawa. Peanut butter lang. May natanggap na ako halimbawa. Pumaypay lang. Pero, habang ano, pag laman pala ng bag to ha, pagkagawa. So, ayan. T-shirt. At ano yung tatak ng Adidas. Favorite ko to. Favorite ko ang Adidas. Mahilig din ako sa, siyempre ang mga Leo. Hindi kami mahilig bumili. Pero pag bumili kami, mahal talaga. Kasi mga mahilig kami sa brand. Parang, basta ganun ang mga qualities ng mga Leo. Hindi kami madalas bumastos. Pero pag bumastos kami to, ayan. Ano pa ba ang laman? Oh, so, yun. Yun ang laman ng bag. Yun. At ano pa mga ito? At kape. Nakakatanggap ako, pero kape lang. Pero hindi gaya nito karami. Kaya pasensya na sa nagbigay nito sa akin. Kung halimbawa, hindi sa'yo favorable na i-vlog ko ito. Pero this is my way of saying thank you and I'm grateful na nabigyan mo ako nito. Kasi makikita sa mukha ko, medyo nanginig ako sa saya. Kasi December, parang Christmas is in the air part 2 itong vlog na ito eh. May Christmas is in the air part 1 ako yung pag-decorate ng Christmas. This time, gift naman ang natanggap ko. O, diba? Ang aking kape niyan, kape yan. Oh. Naka-selfie kasi kaya hindi mabasa baliktad. what is this? Strawberry jelly. sa bandang end ng vlog, imo-model ko ito. Yung damit, yung salamin. Kaya lang yung sunglass, hindi ko siya makita sa video. Ganun pala yun, no? Anyway, kayo na lang magtumingin kung how would it look to me. So, jelly. Ang dami na, di ba? Kape, peanut butter.
microwave popcorn. Sinabi na sa amin, sa akin to, pero iba nga yung nahahawakan mo eh. Diba? So, na-excite ka, na masaya ka, dahil hawak na hawak mo siya, hindi na siya makakawala. Tapos, what is this? Irish Spring, sabon. Oh, nakakantagap naman ako niyan dati. Pero sabon lang. Pero siguro katumbas na ito ng 20 katao na nagbigay sa akin. I have no, hindi ako nabibilang ha, pero kung baka 20 na ito piraso. Irish Spring, Vienna sausage. Hindi ako mahilig sa sausage, pero dahil ito ay galing sa bigay sa akin. Tingnan mo ang pugi ko pag masaya ako. Oh, sausage. Kakain ako nito. Nako, ang dami. Spam. Basta hindi ako mahilig sa dilata. Sardinas lang ang kaya kong lantakan or ano. Basta sardinas lang, sapat na. Pero pag may mga spam as sausage sa galing sa from a place far, far away, sobrang highly appreciated ko ito. Oh, ito pa yung popcorn. Wild sardine. Oh, para na. Pwede na nga ako magtayo ng grocery o tindahan nito eh. At mushi-mushi noodles. Oh. Sa mga sa inyo dyan na familiar sa mga products ng mga ganito, may idea na kayo kung saang bansa galing ito. Pero yun na nga, sinasabi ko, mananatili siyang unknown and unnamed. Kasi I want this person to finally, siyempre, it would be another vlog. Pero, antay-antay muna lang tayo. Bigas. Wow. Ang ano, biggest surprise sa akin ay ang bigas. Kasi kung tutuusin, 'di ba, dito sa Pilipinas may bigas naman eh, pero patitikmin niya tayo ng bigas na galing sa kanila. And deeper than that, yung meaning ng bigas, grains blessings ito eh. So kung ano man ang consequences or kung ano man ang nasa likod ng mga gifts na ito, siguro the fact na may bigas, may inaantay tayong more than dito sa natanggap natin. At hindi ko alam, ah, parang wild ride, parang expect the unexpected. So titikmin tayo ng bigas na siguro masarap ito, siguro kakaiba ito, na ay, ang mahal-mahal ng bigas ngayon, di ba? Every week, nagtataas ang bigas. Hindi ko alam kung bakit hindi nila makontrol yan. Nako, pati bigas, pinupolitika. Anyway. O, ito pa yung spam. Ito pa yung, ano to? Tuyo sa atin to, pero parang sardinas. Squalene, vitamin. O, ito. Uy, sabi vitamin E daw to. Fish oil. Dito sa atin, squalene to eh, galing sa, ano bang isda yan? Sa whale? O, ito. Fish oil. Oh, vitamin 2. Tatanungin ko siya kung how often should I take this, every day, once a day or twice a day. Depends upon the need of your body or kung may mga nararamdaman ka sa katawan. Ako so far, okay naman ako. May mga sipon-sipon lang, pero okay naman. Fighting pa rin. So ito vitamin. And then, Himalaya salt. Nakatanggap na ako nito eh. Ay, pero, by the way, maisip ko pala, during my 25 years sa aking previous
employer ko, ang dami ko rin natatanggap na Christmas gifts. Pero not as many or as many as this na ang dami. So siguro pinag-isa na lang. Basta surprise, sinurprise ako nito. Ito salt. Nakatanggap na rin ako ng Himalaya salt sa one of the Christmas gifts I've received in one of those years na nasa dati akong company niya. And then, ito, sardines pa rin. Oh, ayan, magtatayo na ako ng grocery. Ito pa pala yung popcorn. So, nakatatlo akong popcorn. At last na nabunod ko sa, nahugot ko sa bag, ay ang toothpaste. Oh, so, wala na. And then, ang gagawin ko ngayon ay, isusuot ko yung t-shirt. Nag-black ako ngayon para magkaroon ng transformation na from black, isusuot ko yung yellow sa kablo saka yung hat. Tara! Yellow t-shirt. Papalitan ko itong salamin ko ng sunglass. Pero hindi ko siya makikita. Bahala na kayo mag-judge kung how do I look. Jaran! I think I have to remove something here. Jaran! ayan na. Balik. Jara. Oh, ito yung Adidas na ang galing niya, no? May blue akong t-shirt, may blue hat, yung kaninang yellow, slightly yellow and orange yung hat. Yellow din yung t-shirt ko. So, parang terno. Terno ang tawag, di ba? So, I'll remove this one. And then, I'll use this one. Tada! Ako, kahit most requested ko itong ano, I never had a decent sunglass in my whole life. Nagkaroon ako ng sunglass, yung parang nakakabit siya sa ano, nakakabit siya sa salamin ko para pwede ko siyang magamit purposely pag nakikita ko yung mga gusto kong makita sa malayuan. And then pag halimbawa maano ang araw, ibababa ko lang yung ano, yung part na parang sunglass. Pero this one, solely sunglass lang ito. So yun, kung hindi ko masyado nakikita sa video yan, dahil baka ganun pag nasa video. So hindi ko masyado nakikita yan. Ito na ang getup ko. So yun, ibabalik ko na dito. Yun. Kulang na lang golf eh, no? Kulang na lang yung nasa ano ko, kung meron akong tea. Hindi ako sanay mag-gold. yun. O, ano mo sasabi nyo dito sa itsura ko? So, ano ba? So, sa dami ng blessings na natanggap ko for me, this alone is more than enough para magpasalamat ko sa taong nagbigay sa akin ito, na hindi ko makakalimutan ito sa buong buhay ko. Kailangan kong magpasalamat din sa Panginoong Diyos, sa mga angels ko, dahil ang alam ko, tinapik nila itong taong ito eh. Or maybe parang ginawa siyang instrumental siya upang ako naman ay mapasaya. Although, generally, happy naman ako sa buong buhay ko. Hindi naman ako, basta kung ano na lang yung dumarating sa buhay ko,
tinatanggap ko. Kumbaga, at this point in my life, nasa receiving mode ako. Sabi nga nila, ikaw naman ang tumanggap ng tumanggap. Huwag kang tatanggi sa mga matatanggap mo dahil receiving mode, receiving season mo ngayon. So, kung ano mga dumarating sa buhay mo, tanggapin mo ng maluwag. And you can only do so much. You can, ang importante nun, may mga, yung mga blessings na natatanggap natin ay ating ipagpasalamat. And that is essentially the meaning and the heart of this Christmas season, na ang pagdating ng Panginoong may kapal, si Baby Jesus sa ating buhay, ay maraming message na binibigay sa atin. Na unang-una, magpasalamat sa, for example, kung ano yung narating mo sa buhay at this point in your life, ay kailangan mong ipagpasalamat. Kung may mga dumarating na blessings, kailangan ipagpasalamat. Kung may mga kaibigan ka nandyan sa tabi mo, yung mga positive na influence sa buhay mo, yun ang pagyamanin mo. So far, marami pong salamat sa inyong lahat sa panonood ng aking unbagging na may natanggap ako. So, inisa-isa ko and sobra akong thankful and masaya. Siguro, malay mo, ang pagtanggap ko na ito ng regalo na ito ngayong December ay nagbabadya ng isang mas marami pang blessings na darating sa 2024 and beyond. So, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa panunood sa aking vlog, sa aking channel. Wala muna akong babanggitin na tao kasi hindi natin alam kung may mga susunod na vlog na may kinalaman dito o may kinalaman sa mga tao na instrumental or naging tulay din para ang mga gifts na ito ay aking matanggap. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye and may you all have a very meaningful and Merry Christmas. Marami pong salamat Panginoon at higit sa lahat sa nagbigay sa akin ng nagpasaya sa akin sa Christmas season na ito, sa Yuletide season na ito, sa season of giving na ito. Bye-bye! Teka, isusunod ko pa ito. Oh, di ba? Na sinasabi niyo sa akin magiging poging-pogi daw ako nito. Siguro naman nakikita niyo sa video and mapapanood ko rin yan sa video. Marami pong salamat sa inyong lahat.